Pag tinanong ng pasyente, kailangan na po bang operahan? Ako, ang sagot ko lagi sa kanya, alam nyo, nasa sa inyo yan, kung ang tingin ninyo, ang nakikita nyo ngayon, yung vision nyo, yung paningin nyo ngayon, eh nababahala na kayo at gusto nyo maging mas malinaw. Pero kung sa panakikita nyo ngayon, eh nagagawa nyo lahat ng gusto nyo. Kung ikaw ba ay mananahe, eh nakakatahi ka, di ba? Kung mahilig ka mabasa, nakakabasa ka. Kung mahilig ka manood ng TV, eh nagagawa mo naman lahat. Hanggang nagagawa nyo lahat ng gusto nyo, hindi naman kailangan. Kasi ang cataract, hindi siya, sa lahat ng operasyon, siya ang hindi emergency, no? Siya yung pwedeng pagandaan, siya yung pwedeng gawin mo kapag meron kang magbabantay sa'yo, sasama sa'yo sa ospital. Hindi siya yung pag sinabing nakita, may katarata po kayo, eh kailangan bukas operahan na, no? Yan ay pwedeng ipagpaliban hanggang yung pasyente mismo ay matligaya pa at saka kontento pa sa nakikita niya. Meron bang mga drops na eye drops para sa cataract? Wala eh. Well, kung bibili ka sa butika, meron silang sasabihin, ito anti-cataract, anti- pero wala silang proven benefit. No? Walang ano yan, walang, hindi, anong sasabi, hindi tayo sigurado na nakakatulong siya. Kasi talagang magmamature din yung cataract eh. Pag naman dumating na yung panahon na kailangan talagang operahan, eh talaga namang na, nahihirapan ka na, madali lang siya na operasyon. It's a 30-minute operation, outpatient, di ka naman kailangang ma-confine, tapos gising ka lang, no, nakahihiga ka lang 30 minutes, tapos tatayo na. Tapos yun nga, Doc Lisa, may mga bawal pagkatapos. Ako, I advise my patients, for example, na isang linggo man lang wag mabasa yung mata para lang yung infection, no, maingatan lang. Tapos bawal lang sigurong mabuhat ng mabigat, yung mababangga ka, tatamaan yung mata or kukusitin yung mata para lang hindi lang ano, magalaw muna yung bagong operang katarata. No? Pero other than that, wala namang masyadong bawal yan at pagkatapos ng isang buwan, halos back to regular activities. Meron bang possible complication ang cataract operation? Meron bang baka mabulag? Bang lahat po ng operasyon, ano, Doc Willie, alam naman natin may komplikasyon. Kaya ako, sinasabihan ko ng pasyente, kung nakikita mo lahat ng gusto makita, eh bakit mo pa pa-operahan? Ilang porsyento yung mababa lang. Ang cataract, ang ano, yan, it's one of the safest naman talaga ng operations. So isang surgeon na maraming ginagawa at mahusay naman, siguro 1 to 2% lang ang ano eh, ang complication rate. No? Ano yung mga complication? Merong mga mild lang, halimbawa eh parang minsan parang meron silang puwing ang pakiramdam nila o kaya may konting glare, may konting silaw. Pero syempre, pinakagrabe yung hanggang pagkabulag. Eh kung nakikita mo naman lahat ng gusto mong makita, eh ba't mo itataya kahit ba 1% lang yung chance, di ba? Anong dahilan bakit mabubulag after a cataract operation? Minsan po talaga kasi mahirap yung operasyon eh, no? Napatagal, tapos nahirapan ka sa operasyon, kasama ang complications na pwede kang magka-retinal detachment later, pwedeng mabutas yung supot ng paglagyan ng mata mo ng katarata mo at ng lente mo, at maaaring maging komplikado siya. Maaari ding infection, no? Yan ang pinaka nakakatakot at common na cause ng pagkabulag sa operation ng katarata. Although very, very rare naman nga siya. Pero kung ako, hindi ko itataya yung mata ko na nakakakita. Okay.